Ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang K-Pito Variant sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! May humintong motorsiklo sa harap ng barangay ko. Sino kaya yan? Masilip nga. Ha? Sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Bakit kaya? Nasaan si Kapitan Karyong? Nasaan siya? Wala po siya, Kagawad. Bakit po? Anong kailangan niyo kay Kapitan? Gusto namin siyang makausap dahil ipapatanggal ka na namin bilang sekretarya. Ano? Ano pang ginagawa mo dyan, ha? Pinay, tawagin mo si Kapitan para makausap na namin. Teka, bakit kasi galit na galit ka kay Kapitan? Inaano ka ba niya, ha? Ka ng sabat ng sabat! Hindi kita kinakausap! Ambisyosa! Ha? Huwag mo namang sabihin yan sa aking Kagawad. Wala akong planong kumandidato. Hindi ba totoo na ambisyosa ka? Anong alam mong trabaho dito sa barangay, ha? Ano bang natapos mo, ha? Tama na yan, Kagawad. Ano natapos mo? Masyado namang nilalait si Veronica. Respetuhin niyo naman siya. Huwag mo akong pakialam ang Pineng. Tresurira ka lang dito. Kagawad ako. Appointed ka lang. Ha! Pwede ka tang ipatanggal kung gusto ko. Naiintindihan mo? Sige na. Tawagin mo na si Kapitan Karyong para makapag-usap kami. Bilisan mo! Ha? Veronica! Sandali lang! Veronica! Tignan ninyong ginawa nyo. Wala namang ginagawang masama yung tao. Pinahiyan ninyo. Bakit? Hindi ba totoong sinabi ko? Ambisyosang babaeng yan. Kung ipipilit ni Kapitan Karyong na siya pa rin ang barangay sekretary, maghahalo na ang balat sa tinalupan. Gusto namin siyang palitan. Dahil kung ano-anong pinaparating kay Kapitan, masyadong tismosa. Kaya ikaw, Pininga, kung gagayahin mo si Veronica, ipatatanggal ka rin naming tresurira. Nag-iisyan naman ako rito sa barangay hall. Wala pa si Veronica. Sasamantalin ko sana ang magpamasay dahil wala akong kasama dito. Magkapasok na nga sa opisina ka. Marami akong naisipang plano para sa ikabubuti ng aming barangay. Kaya lang, di na ako tinitigilan nila Kagawad Asyong Kagawad Adong. Lagi na lang nilang binabasura ang mga minumungkahi ka. Lagi na lang akong parang tanga kapag nagsisisyon kami. Pipirma lang sa lagbaw, pero alis din sila kagad. Ano kayang gagawin ko sa mga ito para... Sweetheart, si Veronica. Bakit anong nangyari sa iyo? Bakit humahagulgul ka diyan? Ipinahiya ako. Sinigaw-sigawan pa ako. Nasaktan ako, Kapitan. Walang siyang punyang na yon. Mapapatay ko ang matandang pangit na matandang yon. Nang amoy daing na yon, mapapatay ko siya. Hindi po siya aling punyang ang nagpahiya sa akin, Kapitan. Hindi ang asawa kong pangit. Sino? Si Kagawad Asyong po. Ano? Marami ang nakarinig sa pinaglalait sa akin. Talagang ginagalit ako ng mukong na yun, ah. Ano ang mga sinabi niya sa'yo? Sige ka, makinig ka. Ikukwento ko lahat ang sinabi niya. Makinig ka, Kapitan!
Pare Adong. Napapansin ko, kanina ka pa palakad-lakad ng at pabalik-balik dito. Ano bang nangyayari sa'yo, ha, pare? Pare, kwan kasi, hindi ako, hindi ko may paliwanag kung ano itong nararamdaman ko. Kasi, hindi na ako makakatulog kagabi pa sa kakaisip, ba? Ay, alam ko na ang iniisip mo. Si Bibang, ano? Crush na crush mo siya, no? Aminin mo, pare. Nako, nako. Hindi yan ang iniisip ko, pare. Iba. Iba? Talagang hindi ako mapagali. Eh, ano bang problema, pare? Baka naman gusto mong mag-CPR. Sige na. Eh, CR pala. Sige na, mag-CR ka na kung gusto mong mag-CR. Pare Asyong, parang kinakabahan ako. Abay, bakit ka naman gagabahan, pare? Bakit hindi mo ipanatag yung loob mo? Parang natatakot ka. Ako bahala. Akong bahala sa'yo, pare. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Magkaibigan tayo, pare Adong. Walang iwanan hanggang kamatayan. Oh, ang mabuti pa, shot muna tayo. Para maalis yung kaba mo. Oh, may alak ako rito niyo. Sige, pare. Gusto ko nga maglaseng. Yan! Hati na natin ng laman ng bote. Oo, pare. Eh, sabi mo sa akin kung problema mo. Pare, baka magsumbong si Veronica kay Kapitan. Ano? Ay, lako. Bay, natatakot ka ba kay Karyo ka, pare? Hindi sa natatakot ako, pare. Pero baka kung anong maisipan niyang gawin kung magsusumbong siya. Kaya mo magsumbong. Ang gusto ko pare, para magalit si Karyong at natakihin na naman sa puso. Talagang kinakabahan ako, pare. Kinakabahan talaga ako. Ano kaya ang kahahantungan nitong ginawa natin? Huwag mong sabihing naduduwag ka na, pare. Hindi ako naduduwag, pare. Iniisip ko lang baka kung ano ang kahihinat ng pinanglait mo kay Veronica. Pati si Rudolph magagalit sa atin. Madadagdagan ang kalaban natin dyan, pare. Totoo, wala siyang tinapos, eh. Kumusta na kayo? Kagawa na siya, kagawa na lang. Sabi ko na nga ba eh. Ayan na siya, pare. At may bit-bit na baril. Hiniram yata ang baril ng bayaw. Nakahiram yata kay Vice Mayor ng baril ng ugok nito. Magdasal na kayong dalawa. Papatayin ko na kayo sa araw na ito. Kapitan, huwag mo akong idamay. Wala akong kasalanan. Si Kagawad Asyong lang ang patayin mo. Pare Adong! Bunjing! Buksan mong pinto! Bilisan mo! Bunjing! Bilisan, pare! Okay na! Pare Bunjing, ihanda mo ang mga gamit mo! Bilisan mo! Bakit, pare?
Ano ba yung nangyari? Bakit parang tako niyan tako ka? Wala nang tanong ng tanong. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Basta ayanda mo ng mga gamit mo para makaalis na tayo kaagad dito. Sige na, halika na. Supunod ka na sa akin. Dalian mo na. Bilisan mo, pare Bunjing. Dapat makalayo na tayo kaagad dito. Bilisan mo. Pare boy, bakit tayo aalis? Parang nag-apura tayo. Ayoko pang mamatay, pare Bunjing. Gusto ko pang mabuhay. Teka. Ang ibig mong sabihin, kumala din dito yung Kipito Bayan. Kung mas masahol pa sa Kipito Bayan yung pwedeng ikamatay natin dito, kaya bilisan mo na. May bagong virus na naman ha, pare. Wala, basta bilisan mo na. Ano yung sinasabi mong kwan? Mas masahol pa sa Kipito Bayan na kwan na nakakamatay. Amrag, ayun sila po yan si Bunjing ha. Hulayin natin sila. Ha? Ambing, inaabo na pala tayo. Bakit anong kasalanan natin sa mga yan, pare? Ano po noon na sa galit si Kapitan kaya tumapang. Sabi niya, papatay na raw niya lahat ng kumukontra sa kanya. Kaya bilisan mo. Hindi tayo dapat mauli ng mga yan. Sige na, Bunjing, bilisan mo na. Uli natin sila. Huwag niyo akong iwan dito. Sasama na rin ako sa inyo! Hauli natin gusto sila! Gusto ko pang mabuhay ng matagal! Hauli natin sila! Ay, pare Adong, sa palagay mo, hindi kaya tayo nasundan dito ni Kapitan? Tinatahulan tayo ng aso, pare. Ko kagawad na matinik din pala ang Kapitan Karyong na yun. Natatakot ako, baka ito na ang katapusan ng buhay natin, na pare. Huwag ka lang matakot. Labanan mo yung nervyos mo. Ikaw kasi... masyado kang matakaw sa kape. Ayan, tuloy. May nervyos ka na. Iwasan mo kasi magkape ng magkape. Matagal nang hindi ako nagkakape, pare. Dahil wala akong pambili. Pare, hindi ko malabanan ng nervyos. Talagang natatakot ako. Paano kung masundan tayo dito ni Kapitan? Di patay tayo, ha? Ano yun, pare? Delikado na tayo. Mamamatay na tayo. Si Kapitan na yan, nasundan tayo, pare. Huwag ka maingay. Puno pala ng nyug itong katabi natin. Alam ko na. Alam ko na. Ligtas na tayo. Halika, sundan mo ako. Umaakyat tayo. Doon tayo sa pinakataas ng puno ng nyug na ito para hindi tayo makita ni Kapitan. Bilis! Pare. Bilisan mo, pare. Nako. Halika na, pare. Umakyat ka na rin. Baka palating na si Karyong. Bilis! Pero hindi ko na kayang umaakyat, pare. Sige. Kung hindi ka aakyat, bahala ka. Mamamatay ka na kung hindi ka aakyat sa pulo ng nyug na ito. Pare, hintayin mo ako! Boy, anong balita? Tahimik na ba sa barangay ng Hingaluan, ha? Oo, kagawad. Parang dinagalit si Kapitan sa'yo. Ha? Ayon sa mga kaibigan ko, pinatawad na raw ni Kapitan Karyong lahat ng mga taong kagalit niya. Ay, ganun ba? Eh di, pwede na ba tayong bumalik doon sa atin? Ganun pa? Pwede na, kagawad.
Gusto ko na rin makauwi sa bahay. Wala na tayong makakain kasi dito. Sige. Tawagan mo sila kagawad pa na ulit. Sabihin mo, babalik na tayo sa barangay natin, ha? Sandali lang kagawad. Tatawagin ko na sila. Kagawad Panol, kagawad Adong, may sasabihin si kagawad Asyong sa inyo. Pare, anong sasabihin mo? Good news ba yan? Oo, pare. Dahil tahimik na raw sa barangay natin ngayon, pwede na tayong bumalik. Hindi kaya tayo saktan ni Kapitan kapag nakita tayo? Ha? Hindi na. Dahil ayong kay Boy Sibuyas, pinatawad na raw tayo ni Karyo lahat ng mga kalaban niya. Ibig sabihin yan, kasali tayo doon. Kaya babalik na tayo doon ngayon din. Ganun ba? Oo. Binging, ihanda mo na ang mga gamit mo. Alis na tayo dito at babalik na tayo doon sa ating barangay. Oo, paring boy. Naku. Ha? Napakabaw mo naman, Bunjing. Huh? Ang lakas ng putok ng kilikili mo. Ilang ka ba uling naligo? Mula nang umalis tayo doon sa bahay natin. Ano? Oo. Kaya pala ibang amoy mo. Maligo ka muna bago tayo umalis. Hindi susunugin kita. Ha? Paring boy? Veronica, my honey. Este, Veronica. Ano po yun, honey? Este, yeah. Ikap pala. Kumpleto na ba ang mga listahan mo ng taong nagreklamo tungkol sa hindi pantay na pagbibigyan ng ayuda galing kay Senador Idol Jubinao? Oo po, Kap. Kumpleto na po. Ang dami palang nagreklamo, Kap. Sige, sabihin sa lahat ng nagreklamo. Pumunta silang lahat dito sa barangay hall bukas. Ang ibig mong sabihin, Kap, ikaw ang magbibigay sa kanila ng ayuda? Ay, nakaw, hindi, Veronica. Mayroon lang akong susurprisahin. Eh, sino, Kap? At bakit kailangan pang papuntahin dito ang mga taong nagrereklamo? Bukas mo na lang malalaman kung sino. Bukas na lang, Veronica, para surprise. May pa-surprise-surprise ka pa dyan, ha? Baka mamaya, ikaw ang masurpresa, ka. Ay, hindi, Veronica. Baka bukas mo na lang, Kwan. Bukas mo na lang malalaman kung ano ang sinasabi ko na surprise, ha? At ang mabuti pa, samantalay natin dahil tayong dalawa lang dito sa barangay hall. Maraming salamat po, Kapitan. Ang bait nyo talaga. Salamat, Kap. Talagang kahit papano, nabibigyan mo kami ng 7,000 piso. Ang daming tago, pare. Ito. Hindi wala. Kailangan nila tayo napansin na nandito na tayo, ha? Pare, Adong. Palagay ko, hindi tayo makikilala dahil naka-disguise tayo. Ha? Para kang bakulaw na bakla. Kung tawagin ka niya, pare. Pinagtatawalan mo ko, eh. Ikaw din, para kang baklang aswang. Pakinggan mo, pare. Lubos ang pagpapasalamat nila kay Karyong. Nakakainis talaga. Ayun, parang magsasalita na yata si Kapitan. Mic test. Mga kabarangay, tulad ng sinabi ko sa inyo, alam niyo naman na siguro kung sino ang nagdala ng sakit na kipito dito sa atin. Kapag nakita niyo sila, kagawad na siya. Mag-ingat kayo dahil ayon sa aking informer, positibo pa sila sa kipito variant.
Kaya, ha, Kwan, pasabugin nyo sila, lagbigyan nyo silang granada. Kapitan, alam na namin ang gagawin namin ngayon. Ha, pare, nako, sabi ni Kapitan, positibo raw tayo sa Kipito Barian. Hindi totoo yan, ha? Na sagutin natin yan, pare. Umiimbento na naman ng salita ang karyong na yan. Hindi totoo yan. Sasagutin natin yan, pare. Sige, sagutin mo. Umiimbento na naman ng salita ang karyong na yan. Oo nga, ikaw nang sumagot, pare. Sige, ako lang sasagot. Hey! Kapitan Karyong! Mayroon ka, nag-ano dyan. Sumusobra ka na! Hindi kami positibo sa Kipito Barian. Negative kami! Nagtago lang kami kasi nabalitaan namin papatayin mo raw kami! Kapitan, nandito na sila! Nandito na ang mga kiryan ng Kipito Barian! Papatayin na lang sila! Ano pang hinihintay ninyo? Uliin at Kwan, pasabugan sila ng buhay dahil nilukon niya kayong lahat. Maganti kami sa kagawad na yan. Uli namin sila. Pasabugan natin ang granada. Pasabugan ang granada ngayon. Para hindi lang sila mag-awa pa. Pare, Arsyong, anong gagawin natin? Pasasabugan daw tayo ng granada. Masusunog tayo. Delikado. Kapitan Karyong, huwag. Pigilan mo sila. Magkaibigan tayo, hindi ba, my friend? Magkaibigan tayo. Pigilan mo ang mga tao. Pigilan mo Negatibo sila. Kami sa Kipito Barian. Huwag. Kapitan, tulungan mo kami. Maawa ka naman sa amin. Tulong. Sige na, mga kabarangay. Ano pang ginagawa ninyo? Huwag! Pasabugan nyo na sila! Huwag! Para mamatay na ang mga yan! Huwag! Ayan na, sige na! Huwag! Ayay ko! Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Kipito Barian sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amy Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!